day ng gabi, nantulog ako, nanaginip ako. And yung panaginip ko talagang iba. Nasa taas daw ako ng building, tingnan ko yung parang yung kalsada, lupa, parang alo ng yung dagat. Nakita ko may tumatakbong kabayo na may sakay. Tulin, ganun. Tapos pagtingin ko doon, nakaganon ako sa building. Tapos pagtingin ko doon, river na dry. Tapos nakaganon lang siya. Tapos ang tulin ng takbo ng kabayo, sabi ko, kala ka ba, hindi siya aabot doon, hindi siya aabot. Kapag kahit tumalon ang kabayo, hindi siya aabot. Nakita ko, tumalon yung kabayo, tapos pati yung may sakay. Tapos talagang hindi umabot yung kabayo doon sa kabilang side. Bagsak sa gitna. Tapos talagang flat na flat, ganun. Tapos pati yung kabayo, tapos yung sakay. Sabi ko, ano kayong ibig sabihin ng panaginip ko? So, Monday afternoon, lagi ko pang iniisip yun. Pastor, sabi ko, Pastor, nanaginip ako. Ito yung panaginip ko yan. Tapos sabi, sige, pag-pray natin yan. Ano ibig sabihin ng panaginip ko na hindi ko maintindihan? Ano yung nangyari sa akin? Naalala ko yung panaginip ko. Nung nagising ako, di ba, tumayo ako, ganyan. Tapos, nag-smile ako kasi naalala ko yung panaginip ko. Hindi ako nagalit, hindi ako nagtangpo, walang, parang ano ba na, thankful ako na pinaalam sa akin ng Panginoon before when times go right. Nasa ano ako, nasa kwarto ako noon, may fight ako sa mayroon. Sabi ko, hindi ko malaman, tas parang gusto kong i-in na yung buhay ko kasi parang nagsisi ako sa mga kasalanan. Sa kwarto lang ako, tas sabi ko, ako naman isa, grabing nagulukol talaga. Talagang iyak talaga na ano. Karapat-dapat, sabi ko ngayon, kung ibalik ko lang lahat ng panahon, hindi ko, yung panahon, hindi ko gagawin lahat ng nagawa ko. Against me, diba? Humanizing, drunkenness, playing lahat. Tapos, sabi ko, Lord, hindi ako, parang ano ba, parang ako na Lord, hindi ako, talaga nakaluhod lang mag-isa. Lord, hindi ako karapat-dapat. Alam mo, mabot na ganun. Dad, sabi ko gano'n, sabi ko, pagtawag tayo ng Bible study. Biro mo, nagtaka sila, bakit Bible study? Yung pakiramdam ko, hindi ako, wala talagang kahit percentage ng ma-discourage ako. Importante, close ako sa iyo, Lord. Parang importante, nakilala kita, close ako sa iyo, no problem. Of course, habang nabubuhay tayo, there are so many temptation, distraction, trial.